Tayo nga napipigilan tayo eh. Yung pag-deploy mo kasi hindi pwedeng baksak agad sa aeroplano tapos bukas eh. So kailangan nakatupi muna. Konting tupi lang. Ang idea is, yung goods, tapon mo, sabay mo na sa aeroplano. Hopefully, hindi gatin na fight, natapon na siya. So nakatupi yung parachute. Okay na. Parachute testing man. Teka lang ha. Parachute. Go. Go. Takbo. Bigat. Ang bigat. Tatry ko sa bike, tatry ko sa bike. Genius, genius. Tapos ilagay natin sa Facebook. Okay. Ay hindi sa atin lang kasi gagaya ng iba. Dude, pabiyaan mong gayahin. Sige, sige. Puro mo tayo. Pabiyaan mong gayahin ng iba kasi kailangan matutunan nila kung paano gagawin ito. Hindi naman original idea ito eh. Oo nga. Importante, the more the many. Ito inspiration to ng Air One. Kaila Tomas, kaila Jordan, kay Raymar. Lalo lang kay Raymar, na-inspire ako sa'yo, brad. Sana hindi ako sumemplang. Ihihinto ka niyan eh. Sana hindi ako sumemplang. Lalagyan namin ng relief goods. Nag-oasilip pero pwede. Pwede, pwede. Basta tama lang yung bagsak. Babagal yung drag. Babagal mo yung drag. Okay. So far, ito yung mga mali natin. Kailangan i-minimize natin lahat ng ano. Loose edges. Kailangan putulin mo lahat ng mga nakaano. Hindi pwedeng itupi. Putulin na lang. So far hindi na nagdidikit kasi tumitupi na natin. So kung kaya pa, balutan pa ng isa. Okay. But I'm sure kaya to. Sayang naman yung sardinas kung hindi makarating ng buhay. Pero makikita o walang butas. Good. Low cost, 7 pesos. Times 2. 14. Tali. 2 piso, pati yung cash tape. Pwede, pwede. 10 pesos, pwede pa natin mabahan yung cost nito. Ang size na itong chute, XL, dalawa. Double XL, wala kasing triple XL kayong makita. Kung meron, mas better yun. Para mas malaki ang hangin. Ngayon, gusto ko malaman, right now, siguro kaya niya ng mga 2 kilos. Gusto kong malaman kung kakayari niyang 5 kilos, 10 pounds. Kailangan natin ng something taller. Kailangan natin ng building. May alam ka? Si God yung po-provide. Nice one, Raymar. Okay, yung ano? Yung mga bag... Ayun mo na sa plastic. Para hindi na ano. Kasi kung gagawa ka separate, mahirap na yun. Ayun mo na sa plastic, tali mo na dito. Assuming natin na ano, yan na siya. Okay. Hopefully, mas mabigat tayong kaya nito. Yan lang. Idea ko is, ganun siya. Sana hindi lang magtanggal. Kasi ang gusto kong mangyari, habang pa-deploy ko, gumaganon yung reviews. Ah, okay, okay. Gets. Kung nasa loob ka ng aeroplano, ang galaw nito eh. Uh-huh. So, nasa ano lang yan, actually, nasa tamang... Kaya apat na strings din ginawa ko. Una, mas matipid. Pangalawa,
hindi siya magtatanggil. Ang idea kasi, nakabalot na yung liquid ko nito. Tapos, siguraduhin mo lang hindi siya nagbibunito ah. So, kailangan na ano yung, pag tinali mo, parang, ah, diba? Ganyan. Ganyan. Make sure na hindi nakatanggil. Ganyan. Long ends. Tapos with the help of your friend na nakahawak doon. Ano, may friends ka nakahawak dito? Oops! No. Ah, okay. Natanggal, di ba? Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam. Tipit. Thank you, friend. Yan lang. Okay. In theory, kung hindi magtatanggal yung lines mo, habang pababa ka, hindi pa naman magde-deploy agad yung parachute. So, siguro 20 feet bago siya mag-deploy. Pataas to. Habang tumataas to, hindi siya gaganon kasi mas maba, mas mag-anchor. Mas parented siya. So, always and always, babaksak yung topside. Ito yung unang babaksak. Pag unang bumaksak to, slowly mag-deploy siya pa ganun. At the same time, opening the parachute. Now, hindi siya magkakaproblema sa rip kasi yung straw mo, naka-reinforce siya all throughout. Isa yung diretso, wala siyang putol. So, ayun siya. Sa after nun, hindi mo lagay ang basura to kasi, siyempre, i-kill the environment tayo. Shady. Nakataya ng building. Sige, sige.